Hello, hello, hello mga langga, mga ka-OFW natin dyan. Kahit saan man kayo sulok ng bordo naroon ngayon, ay sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At huwag kalimutan na mag-pray lagi, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Welcome back again sa aking munting tahanan. Kamusta, kamusta kayo mga langga natin dyan at mga friends natin nanonood ngayon. Ngayon mga langga, yung pag-uusapan natin yung tungkol nga sa pagpagawa ng bakod sa bahay ni Lola Damiana at ni Kuya Raymundo. Dito nga mga langga ay si Rampage yung naging tulay kung paano nagkaroon ng bakod itong si Lola Damiana, kasi nga merong mga sponsors na nagpadala ng budget para doon sa ginawang bakod sa lugar ni Lola Damiana. Kasi nga nag-aalala sila na palaging lumalabas itong si Lola Damiana o naglalayas. Kahit sa gabi daw lumalayas pala itong si Lola Damiana na hindi napapansin. Kaya maraming sponsors daw sa kay Rampage ang nagpadala ng pera para pambili ng bakod. Pero marami ang nag-react sa mga supporters ni Lola Damiana kasi nga bakit daw pinabakuran. Yung dahilan nito hindi daw maganda na bakod doon yung ginawa kasi nga alambre. May mga tinik-tinik baka mapahamak si Lola Damiana kasi nga humahawak si Lola Damiana pag bumababa. May point naman, 'di ba? Kasi nga delikado nga yung ganung bakod yung nilagay doon. Halimbawa na matumba si Lola Damiana, siguradong matitinik siya doon kasi ang laki ng noon, yung mga tinik-tinik ng alambre na yun, 'di ba? At sobrang delikado, kahit yung mga bata, idelikado 'yun. Kasi sa pagkakaalam ko, yung mga alambre na 'yan na panggawang bakod inilalagay lang yun doon sa mga katulad niyan sa mga bundok-bundok, 'di ba? Katulad doon sa likod ng bahay ni Lola Damiana, tama 'yan. Pero doon sa may harapan, sa daanan talaga ni papunta sa bahay ni Lola Damiana, masasabi ko talaga sa personal na opinion ko na maganda nga na may bakod, pero napakadelikado 'yan. Lalong-lalo na kasi nga madulas, pag nadulas ka, mahawakan mo 'yun, siyempre hahawak ka doon. Siyempre, maaano ka doon. Masusugatan ka nga doon. Kaya nga marami ang nag-react na mga netizens nga, ang mga supporters ni Lola Damiana na hindi maganda na bakod yung ginawa at bakit daw pinabakuran at lalagyan pa ng gate. Bakit ba daw lalagyan ng gate? Kahit na ganun yung bakod, makakapasok pa rin naman talaga kung sinong gustong makapasok kasi ang laki ng bakod at isa pa talaga napakadelikado, as in delikadong delikado yun na ganun. Pag nasa likod ng bahay, okay lang na ganun yung bakod. Pero pag nasa harap, kahit sino siguro dyan, yung mga bata, yung mga nanay ng mga bata, syempre hindi maiwasan makapunta dyan kay Lola Damiana. Kahit yung tabi ng bahay nyo dyan, sa may daanan lang. Kasi may bahay dyan bago dun kay Lola Damiana. Siguradong magre-reklamo yan kasi delikado nga. Buti nga kung pader yun kasi maganda. Pero yan, hindi. Mas maganda pa sana kung yung yung kahit kawayan na lang na bakod, maganda pa yun kasi nga medyo safe pa. Pero yan, ang tulis ng tinik niya ng alambre. Kaya marami nga ang nagtatanong kay Kuya Val Santos Matubang kung ano yung magiging reaction niya at masasabi niya sa ginawang bakod doon sa bahay ni Lola Damiana. Kasi alam naman natin na sinabi ni Kuya Val Santos noon na pagkatapos nga ng paggawa ng bahay ni Lola Damiana, paggagawa niya nga ng bakod yung palibot ng bahay ni Lola Damiana. Pero ito na nga, hindi nga sila nakapaghintay, pinabakuran na nga nila Rampage at ni Raymundo yung bahay ni Lola Damiana at bahay na rin ni Raymundo. Kaya marami talaga yung nagtataka at nagtatanong kung ano ba talaga
talaga yung magiging reaction dito ni Kuya Val Santos Matubang. Kaya narito guys, panoorin natin yung kanyang nagiging reaction tungkol dito sa bakod. Pero sa akin, nag-text, no? Ano masabi ko doon sa ginawang bakod po ni sa bahay po ni Lola Damiana? Ano raw masasabi ko? Ay maganda po yun, no? Para sa kalaman po ng lahat, mas maganda po binakuran yung bahay ni Lola Damiana. Kasi yung plano ko noon pa, pagkatapos ng bahay, ipapabakod ko yung paligid ng bahay niya. Ay mabuti po at nabakuran naman po nila Rampage. Okay lang po yan, mga kaibigan. At hindi naman natabawal pumunta doon. Yung gusto pumuntang mga tao, dumalaw, hindi naman siguro bawal. Kung may tao naman siguro, bukas naman siguro yung pintuan. O, sige, okay lang, mas mainam yung may bakod. Hindi ako kontra, ha? Hindi ako kontra doon sa pagbakod. Okay lang po yan, no? Para walang mga makakapasok na kung sino-sino lang, mga hayop o anuman. Okay po yan, walang problema, no? Buti nga't binakuran po nila. Ang laking tulong yan kay Lola Damiana. Siya against doon sa pinagawa nilang bakod. Maganda nga daw yan kasi nga safe sila at hindi basta-basta makapasok ang ibang mga hayop. O, diba? Ibang mga hayop yan, sabi ni Kuya Val Santos Matubang. At wala siya talagang problema kasi yun naman talaga yung balak noon ni Kuya Val Santos Matubang na lagyan na nga ng bakod yung bahay ni Lola Damiana. Pero naunahan nga siya nito ni Rampage na pinagawaan ng bakod. Pero yung hindi lang maganda o maganda na rin, pero yung maganda kasi nga may bakod na. Maganda lang yung pagsalikod lang sana, pero yung hindi maganda dito yung sa harap talaga may mga tinik-tinik sa daanan talaga na papunta doon kay bahay, sa bahay ni Lola Damiana, which is hindi naman talaga maganda tingnan nyo kasi delikado at napakadelikado talaga, lalong-lalo na kay Lola Damiana. Hindi lang para kay Lola Damiana. Sa mga taong dumadaan doon, siyempre hindi maiwasan na makahawak sila doon sa alambre na bakod na yon. Inapaka tulis ng ano na yon na ang tinik ng alambre. At marami ang nagtataka at maraming nagsasabi na pinabakuran daw yon kasi nga ayaw na magpapasok ng ibang tao doon sa bahay ni Lola Damiana. Ano yung ibig sabihin nila, diba? Kasi nga magtataka talaga yung mga tao bakit pinabakuran ang bahay ni Lola Damiana. Kasi kung tutuusin lang naman talaga, kung gusto nila pabakuran, doon lang yung bahay ni Lola Damiana. Bakit buong lugar nila, Lola Damiana at ni Kuya Raymundo, ipinabakuran nila? Ano yung ibig sabihin nila at tapos lalagyan pa ng gate? Ang laki ng gate na ginawa ni Rampage. Ano yung ibig sabihin nila? Hindi nila masisisi yung ibang tao pag mag-isip ng hindi maganda sa kanilang ginawa. Kasi nga kahit ako, 'di ba? Magtatanong ako bakit lalagyan pa hanggang doon sa baba? Pwede naman nga kahit doon lang sa bahay ni Lola Damiana. Bakit hanggang doon pa sa baba? Ano yung rason nila? Tapos yung gate ang laki. 'Di ba? Ang lawak ng lugar ni Lola Damiana. Kung gusto talaga nilang pabukuran talaga, doon nang kung gusto nila sa safety ni Lola Damiana. Doon lang kasi nga lalabas at lalabas din niya si Lola Damiana. Lalong-lalo pa sa bakod na ginawa nila. Ang hindi maganda para kay Lola Damiana 'yan. Kung gusto nila na magiging safety si Lola Damiana, doon lang sa bahay ni Lola Damiana. Yung bakod na hindi delikado. Yung bakod na masasabi mo na safety or hindi mapapahamak si Lola Damiana. Yan sa ginawa nila, sobrang delikado yan. Maganda lang yan doon sa likod Sa pagkakalam mo yung mga ganyan sa amin kasi sa probinsya, ganyan yung mga bakod sa mga bundok o sa mga ano. Pero pag nasa harap ng bahay, hindi yan maganda. Kasi napaka-delikado. Kahit sino pwedeng matinik dyan.
Kasi alam mo yan. At napakadelikado talaga. Kasi maraming nagsasabi din na siguro nga na pinabakura nila ay para hindi na makapunta yung ibang vloggers sa bahay ni Lola Damiana, para hindi na makabisita kay Lola Damiana. Kasi nga meron na namang bagong vloggers na pumupunta ngayon kay Lola Damiana. At meron maraming mix yung mga reaction ng mga netizen o mga supporters ni Lola Damiana tungkol nga sa pinagawang bakod. Meron nagsasabi na hayaan mo na Kuya Val Santos Matubang, hindi mo kawala si Lola Damiana. Marami ka pang deserving na tulungan. Marang nangangailangan ng tulong nang galing sa'yo. Hindi nagsasabi na mga supporters na, o na ibang netizens na si Kuya Val Santos Matubang Kalingap Rab ang nagtiis o nagpunla doon kay Lola Damiana, naghirap kumbaga. Ngayon ay maganda na yung kalagayan ni Lola Damiana, sikat na si Lola Damiana, maraming nang nakisawsaw, maraming nang gustong agawin itong si Lola Damiana doon kay Kuya Val Santos Matubang. Pero ang masasabi ko lang, kahit anong gagawin nyo dyan, kahit anong gagawin nyo na mapalapit kay Lola Damiana, iba pa talaga yung dating o impact ni Bernador at ni Mio dito kay Lola Damiana. Kasi nga masabi natin na tumatak na sa isip at sa puso ni Lola Damiana at walang makakaagaw dito kay Lola Damiana sa kay Bernador at kay Mayor. Walang ibang makakaagaw sa kay Lola Damiana kasi nag-iisa lang yan sa puso at isipan ni Lola Damiana na yung taong tumulong sa kanya noong una at nagpaamo sa kanya at nagbigay ng magandang buhay, nagpabago ng buhay ni Lola Damiana, na hindi siya iniwan kahit ano pang nangyari noon, na kahit umulan, bumagyo, nagtitiis at nagsakripisyo talaga yung isang tao na handa siyang tulungan at mabigyan ng magandang buhay nga itong si Lola Damiana. At ito yung si Kuya Val Santos Matubang at si Kalingap Rab. Kaya hindi natin mawawala sa isip at puso ni Lola Damiana si Bernador at si Mayor. Kasi yun lang talaga ang kauna-unahang taong tumatak sa isipan niya. At pag dumalaw naman talaga itong si Kalingap Rab at si Bernador sa kanya, doon mo makita na sobrang saya ni Lola Damiana. Doon nga sa isang post, nabasa ko sa Facebook na walang ibang nagpapasaya ng sobra-sobra kay Lola Damiana kundi yung si Kuya Val Santos Matubang lang at si Kalingap Rab. At tama nga naman talaga yan. Kasi makikita mo talaga yan. Kahit minsan nga di ba? Minsan mapapahiya na lang yung ibang vloggers na pumupunta doon, magbibigay ng pagkain, sasabihin ni Lola Damiana, kanino galing yan? Kay Bernador? Kay Mayor? O di ba? Isa lang yung ibig sabihin yan. Kahit anong gagawin nyo, hindi nyo mapapalitan itong si Bernador kay Lola Damiana. Kasi nga hinahanap niya O ito rin, di ba? Palagi doon itong si Rampage. Pero doon sa nakaraan sa video niya, hindi niya nga kilala itong si Rampage. Kung hindi pa tinanggal yung helmet ni Rampage, hindi ni Lola Damiana makikilala kung sino yung kausap niya. Pero pag itong si Bernador, pangalan lang, pa may magdala ng pagkain, dito talaga naiisip ni Lola Damiana na sino nagbigay, sino nagdala, si Bernador. O, diba? Tatakbo nga daw na magiging gubernador itong si Lola Damiana. Lalaban nga daw siya kasi alam niya kung sino talaga si Bernador o gubernador na sinasabi ni Lola Damiana. Ito lang talaga yung iisang tao na hinding-hindi niya makakalimutan kahit anong mangyari. Kaya kayo dyan, wala kayong magagawa kahit anong gagawin nyo. Yung sabi, hindi nyo kayang palitan si Bernador o gubernador sa puso at isip ni Lola Damiana kasi nakatatak na yan.
malaking impact talaga kay Lola Damiana pag marinig niya yung pangalan na yan. Kaya kahit anong gawin nyo, kahit matagal nang hindi nagpupunta doon si Kuya Val Santos Matubang, namimiss lagi ni Lola Damiana. Akalaan nyo nga, di ba, nung pumunta yung Kalingap Rab doon sa bahay ni Lola Damiana, tinanong siya kung ilang buwan na o ilang araw na hindi pumunta, at nalaman ni Lola talaga na mag-iisang buwan na hindi sila nakapunta doon. Isa lang yung ibig sabihin noon. Kahit ganyan si Lola Damiana, iniisip niya pa rin kung sino yung mga taong pumupunta sa kanya. Yung nakatatak sa isip at sa puso ni Lola Damiana. Kasi nga kung hindi niya iniisip talaga yun, paano niya malalaman na ganun na katagalin na hindi nakadalaw doon yung si Kalingap Rab sa kanya. At nung sinabi na si Bernardo nga, sabi niya saan, kailan siya pupunta dito, o diba? Isa lang din ang ibig sabihin nun. Palagi ni hinahanap ni Lola Damiana itong si Bernardo or si Kuya Val Santos Matubang. Ito yung sinasabi natin na pag maganda yung pinakita mo o sa kapwa mo tao, kahit kailan, hindi ka makakalimutan nila. Mawala ka man sa mundong ibabaw, pero yung magandang puso o magandang naitulong mo sa ibang tao ay hinding-hindi ka nila makakalimutan. Hanggang sa kahit na mawala ka na, nakatatak pa rin sa puso at isipan nila yung magandang ibinigay mo sa kanila, yung tulong na ibinigay mo sa kanila. Kahit sino pa yung pupunta dyan, sasabihin at sasabihin ng ibang tao na ganyan ka, mabait ka, matulungin ka, maganda yung ginawa mo sa kapwa mo. Kaya mamahalin ka ng mga kapwa mo tao at marami pang magmamahal sa'yo. Kaya yan nagiging, yan ang isa na, at isa yung halimbawa itong si Kuya Val Santos Matubang at si Kalingap Rab. Maraming taong gustong pabagsakin nga itong si Kuya Val Santos Matubang at si Kalingap Rab. Maraming naiinggit pero wala silang magagawa. Hindi nila kayang pabagsakin nga ito yung ginagawang pagtulong ni Kuya Val Santos, kasi nga tumutulong siya sa magandang paraan. Maganda yung ginagawa niya, tumutulong sa nga nangangailangan. Basta kung maganda yung ginagawa mo ay kahit anong gawin ng mga taong masasama, ay hindi kanila kayang pabagsakin. Kaya nga, di ba, kasabihan nga na walang mananalo na kasamaan laban sa kabutihan. Kaya yan si Kuya Val Santos Matubang. Kahit na marami ang gustong pabagsakin siya, pero mas lalong umaangat at umaakat at sumisikat itong si Kuya Val Santos Matubang. Kasi nga sa kanyang magandang hadikain na makatulong sa kapwa niya tao, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya God bless you more, Kuya Val Santos. Stay safe lagi sa inyo ni Ma'am Edna, Kalingap Rab, Kalingap Team, at sa mga at more blessings to come para marami pa kayong taong matulungan, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Kaya good job sa inyo lahat, at more power and more blessings to come. God guide you always, kung saan man kayo pupunta, andyan lagi si God na mag-guide sa inyo para mapalayo kayo sa kapahamakan. God bless us all, and ingat lagi, stay safe.